At ng glam suit. Papakita sa inyo lahat. Bigla naging babae. Ang ganda mo siya. Sino ka dyan? Wala lang talaga kita gagawin sa girls. So, puro ganito lang. Kasi mamaya pa talaga yung totoong blog. For the ano, eto na talaga. Finally, no? Parang ngayon ko pa lang siya mamimit. Ngayon ko pa lang siya matatry. Ngayon mo lang masusukat. Masusukat. Oo, no? Malala. Kaya abangan nyo mga susunod pa mga kabanata dahil surprise ang mangyayari sa lahat. So eto na, malapit na tayo sa ating location dito sa Angono, Rizal, at dito natin gaganapin ang national costume video and photo shoot ni Herelene. Huwag inulan na nga tayo pero hindi tayo papahinto, nandito na tayo ngayon sa location at isushoot na natin patuloy yung national costume ni Herelene. So sisimulan natin siya dito. Siyempre, hindi tayo magpapakabog dito sa ating last location. Umakyat tayo ng bundok para iakyat tong higante na to. At dito yung ating last location for our shoot for today. Siyempre, kasama natin. Walang iba kung di si Mama Mary. Si the hairstylist, Marky Buena Obra. Ating stylist na si Omar Sally at si Ate. Ate Girl. Lirago ko, Ate Girl. Ito si Tita Girl. Ayun, so nandito na literal na sa tuktok kami ng bundok sa Angono, Rizal, at dito natin sinushoot ang final layout ng national costume. Pagod pero fulfilling. Ang ganda dito, guys. So we have arrived dito sa ating final location para sa shoot for tonight, para kay ating Binibini number 8, Herelene. At nandito tayo ngayon sa Lloyd's Garden and Resort. So nag-set up tayo ng iba't ibang pegs para sa kanyang shoot at papakita ko ngayon sa inyo. So dito natin isushoot yung kanyang national costume. Siyempre, dito naman may isa pa tayong setup kung saan naman isushoot naman ng kanyang creative shot. Siyempre, courtesy ng ating photographer na si Alex Posada. Ang ganda, di ba? Nandito pa rin tayo sa shoot ngayon at syempre tumatakbo na ating photoshoot. Papakita ko sa inyo isa sa mga ginagawa natin para kay Herelene, para sa kanyang isa sa mga peg tonight. At syempre, ito ang aming team. So, nangangalikot tayo ng mga accessories dito kasi hanap tayo ng perfect earring para sa national costume ni Herelene. Syempre, the more options, the merrier. Hindi tayo gamit ng pearl kasi wala naman tayong pearl element sa costume. Meron tayo ditong mga chain. Ah, nagamit na niya to kanina. So, try natin dito. Meron tayong mga choices dito. We have this one. Ganda, no? At meron din tayo nito. So, may flower kasi, so parang hindi siya tugma. So, feeling ko will go for this. Para sa shoot. Ito yung gagamitin natin. Ayan. So, it's made of gold and silver.
social. Thank you so much, Omar Sally, para sa ating mga accessories for today. Ayan na. Sorry na natin, baka sabihin na nandekwat ako ng ilan. Okay, we have our choice. It's almost 1 a.m. in the morning. Inumaga na naman tayo sa shoot, pero hindi pa rin tayo tapos. Second to the last layout bago natin i-shoot ang National Costume Hipon for an official shoot bukod sa ginawa ng Binibini Pilipinas. So tatapusin natin itong gabing to para matapos na lahat ng layout kasi malapit na malapit nang i-release ang National Costume Exhibit at ang costume competition ay malapit na rin. So I hope you guys will appreciate what we've made and what we have exerted effort with, and lagi niyo pong supportahan ng aming mga ginagawa, pati sa Herelene. Ito na nga mga lords, we are down at the final hour. Ang last peg na kasi na isushoot natin is about the national costume. At dumating na tayo sa time kasi it's almost 2:30 in the morning at matatapos na kami. The final layout na aming gagawin is about the national costume. Para ito yung magiging official photoshoot ni Herelene para sa kanyang national costume. Bukod dun sa ginawa sa Binibini ng Pilipinas na sinuot namin sa Las Casas, Pilipinas. So ito naman ang isushoot na ating dear friend na nagsushoot ng aking mga national costume na walang iba kundi si Alex Fusilero. At syempre ang aking team na kasama si Omar Sally, si Raiden, at si ate girl na si Kato. So this is going to be exciting kasi ito yung team na nagpanalo, na nagbigay ng napakagandang shoot para kay Miss Global, Shane Tormes, at syempre walang iba kundi si Maureen Montaigne na ating Miss Global. So, sama niyo na din si Samantha Bernardo ng Miss Grand International First Runner-Up. So eto na, gagawin na natin yung shoot. Siyempre, magsisimula yan sa paggawa ng hair. Di ba dapat may powder talaga? Para mabilis. Jump bodysuit kasi. Hi, ate girl! So, anong hair natin ngayon, ate girl? Anong hair mo sa ating national costume? Basta na lang. Pagod na. Siyempre, sanib puwersa na po ang ating dalawang hairstylist. Ayan. At syempre, dahil patapos na yung ating photoshoot, kailangan interviewin natin yung nag-iisang dahilan kung bakit natin ginagawa. Ang walang iba, kundi ang pinaka-supportive na manager ni Hipon, si Kuya Wilbur! Tignan mo, pagandaan na lang ng bigdib. Tay, wala ako na eh. Thank you, team. Thank you so much, po. Kami na. Ay, gago. Thank you kasi ini-effort ni Patrick 'yan every time hanggang morning. Ayun. Nagko-contactan kami and then pinapakita niya sa video ko. Yung nakita mo si ito mo. Gandang Patrick Star 'yan. At pag nanalo ko dito, guys, ha, may pa-premyo ako mula kay Kuya Wilbur Tolentino. Kaya magkano? Magkano? Sabihin ba natin? Sabihin natin. Pag nanalo kami ng Best in National Costume, bibigyan niya ako ng 100,000 pesos! Pero hindi tatapos, hindi niya alam. Staggered yan for 15 years. Ang tagal ng 15 years. Charot lang. Cash yan agad-agad. O, oh, diba guys? So, tulungan niyo kami para manalo tayo ng Best in National Costume.
ang shoot namin for today. It's already 3 a.m. It's a wrap, guys. Thank you so much. Congratulations in advance. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you, everyone. Pagpunta na tayo sa Kia Theater, today ang National Costume Competition ng Binibining Pilipinas. Good luck sa akin at good luck kay Herelene. And sobrang excited na kinakabahan, pero siguro kaya natin to. So guys, support nyo kami and gagawin naman ni Herelene ang lahat ng kanyang makakaya. So good luck sa atin, excited ako. Alright, we have arrived. Nandito na tayo sa Kia Theater at siyempre pupuntahan natin ngayon si Wilbert Tolentino kasi kukunin natin yung ticket. So, ayun siya. Kita tayo. So, nakita niya ang sikat niya. Meron na tayong ticket. Thank you. So, pipila na tayo kasi ang haba ng pila. And sobrang dami na ng tao. So, pipilahin ko muna yung best friend ko. Awa ka mo to. Tayo pumila na. Oh gosh! Oh my god, seryoso yan? Akama ng pila! Oh my god, sobrang haba ng pila pero kailangan natin pumila kasi hindi tayo makakapasok sa loob kung hindi tayo pipila. Hello po mga ka-freshness! So eto na, nandito na tayo sa loob ng Kia Theater. Tayo sa loob ka. And there you go! Giant's head is inspired by Miss Universe 2018 Catriona Gray, while the costume's orange hues and fringes are in reference to her famous moniker, Hipon or Shrimp. From Angono, Rizal, Binibini 8, Herelene Nicole Budol. By Patrick Isarena and Ibo Sosa Pimpino.
There you go, beautiful creatures. Dito nagtatapos sa ating three-part video para sa the making ng national costume ng ating HIPON girl na si Herelene Budol. At syempre, kung nagustuhan nyo ang video na ito, please do not forget to like, share, and subscribe in my YouTube channel. Makakatulong ito para sa mga future videos na gagawin pa natin. At syempre, sa mga national costumes na gagawin natin in the future para sa representative na ating bansang Pilipinas. Gusto ko rin magpasalamat sa inyong lahat kasi finally, nakapag-reach na tayo ng 1,000 subscribers. Thank you so much sa inyong lahat. Monetize na rin ang aking YouTube channel. Thank you sa inyo at sisipagan pa natin gumawa ng mas marami pang video. So beautiful creatures, please do stay safe, stay creative, and I love you all.